Tributes continue to pour in for former Philippine President Fidel V. Ramos. The public viewing for his wake at the Heritage Park on Sunday was blocked by several people from all walks of life, each of them recalling how their lives were touched by the late leader. Galing po kami sa Pampanga. Isa po kami sa supporter ni FBR po. Kung wala yung FBR Mega Dike, baka lumubog na siguro ang San Fernando. Galing pa po ako ng Pasig. Gusto ko lang umakita si Presidente Fidel V. Ramos. Taga nga kasi okay naman po yung pamamalakad niya ako. Also at the wake of Ramos over the weekend, Senator Robin Padilla, who thanked Ramos for granting him a conditional pardon in the 90s. Also there, members of the progressive group, Makabayan. Ang hindi ko makakalimutan, siya nagbigay sa akin ng pangalawang buhay dahil ako po ay nangulungan at sa kanyang pagtulong at sa kanyang pardon, ako po ay nakalaya at ngayon po, nandito po ngayon. So, yun po ang hindi ko makakalimutan. My second chance. Dahil dun sa papel niya, dun sa pagbaliktad niya, at the precise moment na crucial, ano talaga siya? Kumbaga, hero of people power. Natural na sa isang makasaysayang pangyayari, nawawala yung mga vanguards. Oh, ibig sabihin, nawawala yung mga aktwal na naroon. Paalala din yun, nung pag yung mga pagmay mga pagkamatay na ganito, yung passing of the torch. Nagsusulat pa ako noon ng mga critical articles sa ilang mga policies niya. But magkaroon kami ng pagkakataon na lumahok sa parliamentary arena, inimbita kami, the FDR. Nauna noon, nagkakasagutan kami ng media. Pero noon, very, very friendly siya. And since then, naging very, ano yan, very cordial. Ina-appreciate namin yung kanyang sinseridad doon sa pagtungo sa landas ng kapayapaan at faith niya doon sa peace talks. Ramos, the 12th president of the Philippines, passed away last July 31. He was 94. The Ramos family overwhelmed by tributes to the former Philippine president. Ramos's daughter, Cristina Ramos Alasco, expressed their gratitude to the public. We wholeheartedly and sincerely thank all of you for coming here to pay tribute. We are very honored with your presence. And again, unfortunately, because my father succumbed to COVID-19, we hope all of you will do take care, and hopefully you will not be in the same situation. Our vision and our hope is that you carry out his legacy for a better Philippines. Ramos will be honored with a state funeral with full military honors on Tuesday. He will be laid to rest at the Libingan ng Mga Bayani.